sa for today's video, ituturo ko sa inyo ang aming simpleng ulam na wala sa menu. At ito naman ang mga main ingredients. Bawang, sibuyas, giniling from Argentina de Canaman, siyote, carrots, at tripolio. Initin muna natin ang kawali, syempre. Ang gamit kong pangisa for today's video ay margarine / mantikilya sa siya. Wow! Yan kasi ang gusto ng mga anak ko. Malinamnam daw kasi. Ayan, tunawin muna natin ang mantikilya. Alam mo naman, bago natin igisa ang ating mga hiniwang bawang at sibuyas. Pwede lang sana hindi na maglagay niyan. Why not, diba? Alam mo yun, gulay na nga lang ang ulam. Gigintuin pa ang mga Ricardo. Kaso wala namang lasang ulam natin. Kaya no choice tayo, diba? My God, Pinas! Ano na? Ayan, caramelize muna natin ang bawang ha. Para malasa talaga. Next naman, ilagay natin ang sibuyas. Alam mo, mamahalin din yan. Lahat na yata ngayon nagtataasa na. Palibasa, magpapasko na kasi. Ako na lang yata ang hindi tumataas. Actually, di lang Ricardo's ng ulam ang tumataas ang presyo ngayon. Pati rin kaya ang mga gulay, di ba? Ayan, caramelize lang din po natin ang sibuyas para umalingasaw ang amoy hanggang sa buong bahay. Hanggang sa bahay. Para naman maamoy nila na masarap ang ulam natin kahit dilata lang ito. At ilagay na po natin ang giniling from Argentina. Hindi sponsored yan ha, charot. Pero Argentina Company, bakya na men, magpapasko na. Namamasko po! Joke lang po! Pero hindi mo. Simula nung natikman mo talaga namin itong giniling from Argentina, di na kami nawawala nito sa groceries. Kasi nagiging favorite na siya ng asawa ko pag hinahalo sa mga gulay, mapatalong, or kahit ano. Kasi sa mahal ba naman din ng kami ngayon, di ba? Lahat na lang talaga. Kaya ang mga tao, kung saan ang mura, doon tayo, di ba? Pagkatapos natin ilagay ang giniling, haluin muna natin ito. Isang kutsa kumbaga. Bago po natin ilagay ang ating mga gulay. Haluin lang po muna natin ito ng haluin hanggang sa maluto ang ating giniling. Pwede rin po kayo dito maglagay ng pamintang durog kung gusto nyo. Pero sa akin hindi na kasi hindi naman siya malansa para sa akin. Ayan, haluin lang po muna natin ang haluin ha hanggang sa makikita natin na namumula na siya. At yun po ay luto na talaga. Bago po natin ilagay yung ating gulay. Ayan, haluin lang po muna natin ang haluin ng haluin. Ayan. Yan lang po ang pagluto ng giniling na may gulay. At pagkatapos po niyan mamaya, unahin natin ilagay ang repo ay sayote pala. Ayan, haluin lang po muna natin ang haluin. Hanggang sa mapagod ka kahalo. At ayun na nga, napagod na nga ako. Charot. At maya maya po ay ilahalo na po natin ang sayote. Nahiniwa natin ito ng parihaba. At haluin lang po natin ito ng haluin din. Hanggang sa mag-mix po yung giniling at saka yung mga Ricardo natin sa gulay. Tapos, isimay lang po natin ito ng mga ilang segundo. Tapos, takpan po natin ito. Saglit lang din po kasi mabilis lang din yan maluto yung sayote. Ayan.
kumulo-kulo na siya. Tapos, haluin nyo lang din ulit. Ayan, haluin nyo lang ng haluin. Sangkot siya nila. Sangkot siya, halo-halo. Ganun lang po. Ganun lang kasi kayo magluto ng gulay. Tapos, isunod na natin ang carrot. Yung carrot naman, pwede naman siya half-cook. Pero ako kasi medyo niluto-luto. Kasi ayaw ng asawa ko ng matigas. Kasi mahina po yung ngipin niya. Tsaka yung mga anak ko, gusto rin malambot. Pero dapat nga, naka-half-cook lang yung mga gulay eh. Ayan, haluin nyo lang po ng haluin. Matatapos din tayo sa pagluluto. Ayan, haluin nyo lang po. Tapos, pwede nyo rin po yung takpan. Nahiya na yata ako magtakip dyan kasi nga, yung takip ko ang ganda. Joke! Ayan, ilagay na po natin ang cabbage. Naghiwa niyan. Kasi kung ako ang naghihiwa niyan, maliliit lang ang pagkakahiwa ko niyan. Kasi syempre, mga bata ang kakain. Eh, alam mo naman ang mga bata, pag nakikita na yung gulay ay malalaki, parang ayaw kumain. Pero itong niluto ko ito, gustong-gusto ko nila ito. Todo-todo sila kung kumain dito. Alam mo yun, parang favorite nila. Kasi mahilig din kasi kumain ng gulay yung mga anak ko. Basta, masarap yung pagkakaluto. Eto, yung babae ko na mahina kumain dito. Nakailang ulit siya ng sandok ng kanin dito eh. Nagugustuhan niya. Tapos, ay na nga. Hindi ko alam na dito pala kakain yung mga binan ko at saka yung hipag ko at saka yung kapatid ng binan kong babae. Eh, konti lang yung niluto kong gulay. Eh, syempre, masarap, charot. Nasarapan sila. Munti ka na maubusan yung binan ko ng ulam. Nag-aagawan. Sabi ba naman ng hipag ko eh, ang linamnam naman ito ate, anong niluto mo dito? Sabi ko, margarine. Sa shell, diba? Charot. Oh, kasi pag nagluluto po talaga ako ng gulay, margarine talaga yung ginagamit ko pang gisa. Malinamnam naman kasi talaga, diba? Tsaka masarap talaga. Eh, mga anak ko, pagka nagluluto ako ng gulay, sarap na sarap sila. Pero pag yung mga bili-bili, naku, hindi nila pinapansin yan. Ayan, naglagay ako ng sabaw. Sa totoo lang yung ginisa, walang sabaw dapat, diba? Pero yung mga anak ko kasi mahilig sa sabaw. At saka ako din, kailangan ko ng sabaw. Kasi breastfeeding mom here. Ayan. Lagyan nyo lang po ng sabaw. Kayo kung gusto nyo damihan, pwede naman konti lang. Ako medyo dinadami-damihan ko ng konti ng sabaw kasi gusto ko talaga yung may sabaw. Tsaka mga bata talaga mahilig sa sabaw. Pinasabaw nila sa kanin nila yan. Ayan. Haluin nyo lang po ng haluin. Tapos, pahinga-pinga din. Antayin nyo lang na maluto. Ako nilalambutan ko kasi ng kaunti kasi ayaw nga ng asawa ko ng matigas na gulay. Kaya niluluto ko. Ayan. Takpan po muna natin ulit. Ang cute ng takot ko, no? Takip ng rice cooker yata. Ay, hindi, kaserola pala. Ayan. Buksan lang natin ulit at haluin ulit. Tapos maya-maya ay matitimpla na tayo yan. Lalagyan na natin yan ng asin. Bago kayo maglagay ng asin, kasi yung giniling, medyo may lasa na yun. Pero since may gulay yan, medyo nawawala yung lasa. So, tikman nyo po muna. Tikman nyo muna bago kayo magtimpla para alam nyo na kung ilan lang yung idadagdag nyo na asin at saka patis. Hindi po ako gumagamit ng magic syrup dyan ha. Bawal po kasi yung seasoning sa mga bata eh. Kaya ang gamit ko lang po magtimpla ay yung asin at saka gatas. Ayan, isang 1/4 na dakot. 1/4 pa ulit na dakot. Ang dami namin asin guys. Kita nyo naman, oh, konti pa. Ayan, tapos may patis pa yan. Ayan. Tingnan nyo lang, may patis pa yan. Ayan, antayin nyo lang ang patis, guys. O, diba? Sabi ko sa inyo, may patis pa yan. Pero hindi yan maalat, ha? Ako kasi mababa lang yung timpla ko pagdating sa mga timpla-timpla. Mababa lang yung timpla ko. Yung mga kasama ko, mataas ang timpla. Tapos, ayan, lutuin lang po natin. Kung makikita nyo, parang ang sarap-sarap na, no? Masarap po talaga yan. Charot. Masarap ako magluto ng gulay. Kasi kung hindi masarap yan, hindi yan kakainin ng mga anak ko. Sus niyo. Sila pa ba? Ang hirap nila i-please pagdating sa ulam. Basta guys, ang tips ko sa inyo, kapag nagluluto kayo ng gulay, liitan nyo yung gayat. Para
para hindi nila masyadong maano yung gulay. Ganun kasi mga bata ngayon. Pag nakikita nila ng gulay, ay, pero pag nasarapan, ay, sarap nani. Ganun yung mga anak ko eh. Kala mo hindi pinapakain ng isang linggo. Kasi nasarapan sila sa luto. Tapos, dahil hindi ako na gumagamit ng magic sarap, ay, tinikman ko na. Sakto lang yung lasa niyan. Naglalagay ako dyan ng asukal, kaunti lang. Ewan ko, basta masarap kasi yung luto kapag nilalagyan ng asukal. Uy, ano yun, may fireworks. New Year na dito sa amin, guys. Ganda. Ayan. Di ko tuloy napansin kaya naglagay na ako ng sugar dyan. Ayan, pahinga lang pala muna. Sinisimer ko muna. Niluluto-luto ko muna ng kaunti. Ayan, naglagay na ako ng sugar. Kaunti lang. Kaunti lang po nilalagay. Kasi ang sugar is nakakatulong din po yan magtimpla ng... Nakakatulong din siya panimpla, kumbaga. Nakapagpasarap din siya. Hindi lang siya pampatamis. Ayan, haluin na po natin haluin. At maya-maya po ay luto na yan. At ang aking mga anak ay nagaantay. Pati yung baby ko nakain yan. Gustong-gusto niya yung sayote dyan. Binibigay ko sa kanya. Tapos yung sabaw niyan, sinasabaw ko sa kanyang lugaw. Gustong-gusto niya kaya. Ewan ko ba dito sa baby ko, 7 months pa lang siya, pero parang isang taon na siya kung umasta. Yung lugaw niya, hinahaluan ko niyan. Ayan. Ano kayong meron? Bakit may paputok here? Ayan, haluin niya po natin ng haluin ng kaunti. Tapos maya-maya ay luto na niya. Ayan, tikman po natin ulit. Sarap. Charot. Ayan. Okay na. Ayan. Luto na siya. Makakakain na po ang aking mga anak. Ayan. Kumulo-kulo na ng kaunti. Pinakulo lang natin ng kaunti. Tapos maya-maya ay atin ng patayin. Oo nga pala guys, please don't forget to like, subscribe, and comment below at pakipindot na rin po ang bell button sa baba para ma-notify kayo sa mga next video tutorial ko ng mga tipid tips ulam na wala sa menu. At kung interested naman po kayo sa full ingredients and procedures, click nyo lang po ang description sa baba and click more. So ayun nga, tayo ay tapos na po magluto. Ako'y nawala bigla. Kasi nakamarites, meron yatang aksidente sa baba namin. Ako'y tumakbo. Ano ba yan? Marites ang lola mo. So tayo po ay tapos na magluto. Kainan na. Thank you for watching. Bye bye.